Tinanggal na ng mga pulis ang barikada ng mga residente sa Barangay Kupang sa Muntinlupa City. Paliwanag ng mga pulis, hindi lang nagkaintindihan ang mga taga-munisipyo at residente dahil wala namang natakdang demolisyon ngayong araw. May news to go si Jay Sabale, live. Jay! Kara, nagdulot nga ng matinding traffic dito sa East Service Road sa South Super Highway. Dito sa Carmina Compound, Kupang, Muntinlupa, kanina ang mga barikadang nilagay. Pasado alas 7 ng umaga na dumating ang mga pulis ng Muntinlupa rito sa Kupang upang makiusap sa mga residenteng nagbarikada sa kalsada. Mag-aalas 8 kanina ay natanggal na rin ng mga barikada. Ayon kay Senior Superintendent Roque Vega, Chief of Police ng Muntinlupa, di lang daw kasi nagkaintindihan ng mga taga-munisipyo at mga residente rito, wala raw kasi nakaschedule na demolisyon ngayong araw. Ayon naman sa mga residente, naninigurado lamang daw sila kaya sila nagbarikada. Lalo't di naman daw natuloy ang unang pinangako sa kanila na pag nag-self-demolish ay babayaran sila. Dahil ilan daw sa kanila na sumunod dito ay wala pang natanggap. Ang gagawin namin, maghanda pa rin kami kasi ang sabi nung nakarang araw ng sheriff, simula sa Lunes, Martes, Merkules, hindi malalaman kung saan dyan yung pagdating nila biglaan. Kaya nakaready pa rin kami. Samantala, nangangamba pa rin naman daw sila na baka hindi pa rin sila mabayaran ng tama. Ayaw namin ng cheque. Gusto namin pera. Cheque, pero talbog yun. Unti-unti na rin nagbabalik ang kanila mga gamit ang mga taga San Isidro dahil na rin sa paniniguro ni Senior Superintendent Vega sa kanila na walang demolisyong mangyayari ngayong araw. Gayunpaman, handang-handa pa rin ang mga residente sa lugar na depensa ng kanilang mga bahay sakaling may bigla ang demolisyon. Nag-iwan na rin ng ilang pulis sa lugar ang hepe ng Muntinlupa upang siguraduhin daw ang peace and order sa lugar. At yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Muntinlupa. Jay Sabale, GMA News. Yes, Jay, linawin ko lang, meron ba talagang mangyayaring demolisyon at least next week or in the coming months? Diyan sa lugar na yan, sinabihan ba sila? Ang sa paninigurado ni Chief of Police ng Muntinlupa, ang order daw sa kanila ay mag-self-demolish na lamang. At wala naman daw sinasabi or in order sa kanila na magkakaroon ng demolisyon. Pero kung sakali sigurong may mamatigas dito ay may mangyayaring demolisyon. Pero ayon naman sa aking pagkakausap sa mga residente, willing naman daw silang mag-self-demolish. As long as mababayaran sila at mabibigyan sila ng tamang tirahan at relokasyon. Kara? Pero Jay, itong pagsi-self-demolish, meron yang deadline. May binigay bang deadline sa kanila kung hanggang saan? I mean, hanggang kailan sila magsi-self-demolish? Ang sabi sa akin dito ni Chief of Police, ihintayin muna daw matapos ang pag-uusap or negosasyon kung paano sila babayaran at saan sila i-relocate. At pag nagkaroon na rin ng desisyon, mabibigyan na rin sila ng deadline. So, hanggang ngayon, patuloy pa rin yung pag-uusap, Jay. Ibig sabihin, wala pang malinaw na relocation site para dito sa mga maralitang ito? Kara, kasi tatlong grupo daw kasi itong nakatira dito sa May Carmina Compound. At ang naayos pa lang simula nung nagkaroon ng demolisyon ay yung dalawang grupo. Itong natitira na lamang itong mga taga San Isidro. Kaya naiwan sila. Akala nila hindi sila kasama. Ngayon, nag-uusap na rin sila para maayos na yung negosasyon. Kara? So yun nga, meron bang relocation site for them or wala? Ang sabi nila ay meron naman daw pero nag-aayos pa rin at negosasyon. Siguro nga kasi ayaw nga ng mga residente na cash ang ibibigay sa... ayaw nila na cheque ang ibibigay sila sa kanila at gusto raw nila cash dahil baka daw tumalbog ang cheque. Kara? Alright, maraming salamat, Jay Sabale.